Hello everybody, good afternoon. Long time no see, matagal tayong hindi nakapag-video guys kasi na-busy tayo. Ngayon guys, may advice ako sa inyo guys, ating mga OFW guys, na mag-ingat tayo uli kasi may wave to sa Saudi ngayon. Close ang kanilang airport ngayon kasi may mga umuwi na ano sila ng virus guys. So, doble ingat mga kababayan dyan sa Saudi, sa ating mga kababayang mga lalaki. Kasi Pasko nga na ngayon, uwing-uwi na tayo kasi gusto natin makita ang ating pamilya sa araw ng Pasko, pero hindi pwede kasi magla-lockdown na naman uli ang Saudi guys. So ingat tayo sa ating mga kapwa OFW dyan sa Saudi, sa buong mundo. Mag-ingat tayo, doble-doble sa ating lahat, pati kahit hindi OFW, mag-ingat tayo guys. Hindi tayo palaging lumalabas kung walang kailangan. Palagi tayong handa, naka-face mask, naka-gloves pag lumabas kasi ngayon ang virus nandyan lang sa tabi-tabli. Doble ingat tayo guys. Matagal akong hindi nakapag-video guys kasi na-busy ang inyong lola guys. May trabaho tayo weekends, busy. So, nandito tayo ngayon. Sana supportahan niyo yung aking video. Makinig kayo sa akin. Kapwa ko OFW dito sa Kuwait. Mag-ingat tayo guys kasi nandyan lang si virus sa kilid-kilid pala. Nandyan lang. So, doble ingat. Kasi sa Saudi, hindi natin nakalain na magpo-close sila uli. Yung airport nila, sirado na naman uli. Hindi natin alam, lockdown na naman sila doon. So, hindi tayo mawala ng pag-asa na tayo'y makauwi banda sa bandang huli. Hindi tayo mawala ng pag-asa sa ating mga sarili. Mag-ingat tayo kasi tayo lang dito. Alam nyo guys, umiuwi na tayo no kasi Christmas ngayon. Sa atin kasi spirit of Christmas meron. Dito kan sa ibang bansa, walang spirit of Christmas dito guys kasi nandito tayo sa Arab country, wala silang Christmas dito. Ang mga Muslim kasi hindi natin Christmas. So, no spirit of Christmas dito guys. So, yung mga kababayan natin dyan, gustong umuwi pag December kasi gustong makapiling yung ating mga mahal sa buhay. Pero wala tayong magawa kasi nandyan pa si COVID, no? Sana in the next year, mawala na si COVID. Mag-ano na tayo? Magbagong buhay. Ano'y bagong buhay? Kasi lahat tayo ngayon naapektuhan sa COVID-19. Hindi lang dito, no? Sa Middle East, lahat sa buong mundo. Pero ganyan din, mag-ingat-ingat tayo, pasalamat pa rin tayo kahit ganito lang tayo kasi nandiyan, binigyan pa rin tayo ni Lord ng ano, health, gabay, lahat. So okay na yan para sa atin sa ngayong panahon na to, taghirap, tagipit, you know. So all of this, we can sacrifice. After that, we success. What we want, we can do everything. So hanggang dito lang guys. Sana makinig kayo guys. Pag-ingat kayo dyan, especially sa Saudi. Hindi lang sa Saudi, sa buong mundo. Kasi pag nagla-lockdown ang Saudi, so sa ibang lugar din, magla-lockdown din pag na-detika nila yung second wave of COVID-19. So, we should take care for ourselves, for our work, for ourselves guys. We should think positive always. Kasi nandyan lang si Lord, gumabay sa atin. Kumbaga, hindi tayo mawala ng pag-asa. Maybe next year, we get our dream. We dream, come true. So, hanggang dito lang guys. Sa aking mga followers, sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers, sa my family, friends.
Mag-ingat kayo, guys. Please take care always. Keep safety, keep distance. Always pray. Yung mga may mga sakit dyan, sana pagalingin sila ni Lord, no? Kasi malayo tayo sa ating mga pamilya. Sana bigyan tayo ng magandang kondisyon sa katawan, guys, para sa ating araw-arawang gawain, no? Kasi ngayon napakahirap. Grabe yung iba dyan, hindi nila nakayanan. So, dapat think positive always, guys, kasi yung iba dyan, nagbibiti na yung iba kasi hindi nila kaya. So, dapat think positive, always pray. Nandyan lang yan. Sana next year makauwi tayong lahat, makapiling natin ang ating mahal sa buhay. Okay, guys. Bye-bye for this time. Good evening, everybody in this world. Please subscribe my channel, Arlene's TV. Press the notification bell. Like and share. Bye-bye, everybody. Take care.